Hello guys, good morning. Nais ko pong i-share yung aking karanasan na nangyari sa akin kaninang umaga alas 7. Ngayon, para ito doon sa mga baguhan, sa mga nagpaplano pa na magkaroon ng channel sa YouTube, no, napakahalaga po kasi ng karanasan. Ngayon, alam na ito ng mga datihang vlogger. Hindi naman bago sa kanila itong spam. Ngayon, ito ay nangyayari during transaksyon. Paano mo malalaman na ikaw ay biktima ng isang spam? Ngayon, nakipag-transact ako kanina sa isang vlogger. Ngayon, sabi niya sa akin, check your inbox. Ngayon, nung tiningnan ko yung kanyang inbox, ay nakita ko kaagad yung video link niya. Sa madaling salita, yun yung video na aking papanoorin, maglalagay ng comment at saka likes. Ibig sabihin, during transaksyon, nandun na agad. Hindi pa nangyayari yung transaksyon. Sa madaling salita, yun yung mga sign na may spam ka. Ngayon, sasabihin niya sa'yo, send your YouTube channel. Natural, isi-send mo sa kanya yung YouTube channel mo. Ngayon, sasabihin mo rin sa kanya, send your channel. Ngayon, kapag isinend na sa'yo yung channel niya, natural, kasi nakipag-usap ka, nakipag-transact ka sa kanya, natural, ipi-play mo na yon. Magko-comment ka, magla-likes ka, isa-subscribe mo siya. Tapos, siyempre, tuloy-tuloy lang yung gagawin mo. Kasi maniniwala ka dun sa mga sinabi niya, ang husay niya magsalita eh. Ngayon, kapag natapos mo na yung ginawa mo, no? Magse-send naman siya ng isang video link o yung picture na sasabihin sa iyo done. Ngayon, i-check ko agad yung oras ng video nung picture na isinend niya sa akin. Ang oras ng video na isinend niya sa akin ay 5:20 ng umaga. Pero ang transaksyon nangyayari alas 7. Nagtaka ako ngayon, bakit ganon? Parang merong kakaiba. Ngayon, ang ginawa ko, tiningnan ko yung YouTube studio ko at saka yung notification kung merong nag-registered. Ngayon, tiningnan ko, walang nag-registered. Pero sabi niya, done. Yan. Mabibiktima ka ng spam. Yan yung mga sign na mabibiktima ka ng spam. Ngayon, nangyari naman sa akin kahapon, iba yung nag-subscribe na channel doon sa channel na ginagamit namin. Nakikipag-transact ako, yung channel na isinend niya sa akin, yun yung isinubscribe ko. Pero doon sa mga notification, doon sa YouTube studio, iba yung nag-subscribe na channel. Yun, biktima ka ng spam. Yung kanyang sub, hindi permanent yun. Mawawala yun. Kaya mag-ingat din tayo mga guys, no? Kasi talo tayo lagi dyan sa mga ganyan sistema. Ngayon, kung nakipag-usap tayo doon sa mga kapwa natin vloggers, gawin natin yung tama. Bayaan mo sila kung lulukuhin ka nila, kung dadayain ka nila. Pero pwede mo naman bawian uli eh. Kung sakali naman na fake, kung sakali naman na hindi permanent yung sub niya, pwede naman bawian yun eh. Ganun lang guys, nangyari sa akin kanina yun. Ngayon, napansin ko kanina during transaksyon, kasi meron kayong task bawat isa. Meron kayong gagampan ng trabaho. Isasub mo siya, ilalikes mo siya, ipiplay mo siya. Ngayon, napansin ko yung kanyang data on and off. No? Magkakaroon kasi siya ng dahilan kapag ka tinanong mo, sasabihin mahina ang signal. Pero, yan yung mga sign na ikaw ay biktima na ng spam. At saka sasabihin sa iyo, kapag ka nakipag-transaction ka, sasabihin sa iyo, you first. Pinauuna ka niya. Delikado yan. Yang pinagagawa sa iyo, you first, ibig sabihin mauna ka, no? Mga sign 'yan na mabibiktima ka ng spam.